Kumusta mga basketball fans? Ito ang Super Chris TV and welcome to another video presentations. At sa ating po mga bagong viewers, welcome po kayo dito and huwag mo pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Maraming salamat po. Sa video na ito ay sisilipin po natin ang apat na alas ng Alaska Aces. Ayan, ito po yung mga rookies na nakuha po ni Coach Jeffrey Carriazo dito po sa ginanap na PBA draft. Si RK Ilagan po ay naglaro sa NCAA sa San Sebastian Stags at ang kanya pong inspirasyon ay ito pong sina Jimmy Alapag at LA Tenorio. Ayan, at makikita naman po natin doon po sa galawan at doon po sa laro ni RK Ilagan. Ha? Ito po ay pure shooters at slashers. So malaking tulong nga po ang magagawa nito pag sakasakali dito po sa Alaska Aces dahil po ay nagkakaedad na rin po yung ibang guard ng mga Alaska kagaya po nitong sila JB Casio. Ayan. 5'7 lamang po ang height nitong si RK Ilagan kung titingnan natin na pero iba po yung skills na ipinapakita nito at grabe po talaga itong batang to. Ayan, at silipin nga po natin yung ilan sa kanyang mga highlights dito po sa PBA D-League at dito po sa college. At masasabi ko nga po mga kaibigan na isa po itong si RK Ilagan sa mga draft steals dito po sa PBA. Ayan. Sunod naman po natin itong si Alec June Stockton. Ayan, ito pong si Stockton mga kaibigan ay naglaro po sa FEU Tamaraws. Although siya po ay taga Los Angeles, California. Siya po ay PILAM. At kagaya nga po ito si RK Ilagan, isa rin po itong si Alec Stockton ay isang pure shooter at slasher. Makikita mo po sa kanyang attitude, yung kanyang athleticism at yung kanya pong sipag sa paglalaro. Ayan, yung kanya pong hustle play. At pwede nga po natin siya may kumpara dun po sa dating player ng Alaska Aces na si Rodney Santos. Ayan. At dahil po itong si Stockton, isa rin pong shooting guard, ay pwede rin po itong maging kapalitan. Ito pong si Maverick Hamisi at ito pong si Michael DeGregorio. At ayan nga po si Alec June Stockton ng FEU Tamaraws. Yan. At isunod nga po natin itong si Taylor Brown. Ayan mga kaibigan ha, sinasabi nga po nila na ito pong si Taylor Brown ay isang mystery man dito po sa PBA draft. At dahil nga po kasi sa wala pong masyado nakakaalam ng kanyang laro at hindi po siya masyadong nakikita. Pero looking at this game, doon po sa college sa US basketball, nakita po natin na isa pong solid shooter o 3-point shooter ito pong si Taylor Brown. At pwede po natin may kumpara dito po kay Steph Curry or Klay Thompson. Ibang klase po yung kanyang shooting skills. At ganun po kataas yung kanyang confident para tumira ng tres kahit po sa malayo, makikita po natin. Ayan po, na yun po talaga yung kanyang specialty. At na-expose nga lamang po itong laro ni Taylor Brown nang sila po ay magharap nitong nung nagharap po sila nitong Mighty Sports nung 2019 dyan po sa Jones Cup kung saan po ay siya po ay kasama sa team ng Canada. Yan. Sapagkat ito pong si Taylor Brown, siya po ay isang Phil Canadian. At tignan nga po natin ilan sa mga highlights sa kanyang laro mga kabasketball. Yan. At sa tingin ko po mga kabasketball, ano, malaking bagay po itong si Taylor Brown dito po sa running game ng Alaska. At fit nga po yung laro niya dito sa Alaska Aces. And last but not the least, ito pong si Benedict Adamos ng PBA D-League. At siya po ay naglaro sa Perpetual. Mga kabasketball, ito pong si Ben Adamos, sa akin pong palagay, isang solid big man. No? Hindi man po siya ganun na kasintangkad ni Sanitos, pero po yung impact na kaya po niyang ima-contribute sa Alaska pagdating po sa rebounding, sa hustle play at doon po sa inside game ay malaking bagay nga po, no? Rather. Yan, at masisilip nga po natin yung ilan sa mga highlights sa laro nitong si Benedict Adamos. At kung titignan po natin na medyo hawig nga po yung kanilang laruan, ito pong si Big Manuel at ito pong si Bong Hawkins nung 90s nung pong player ng Alaska Aces. At wala pong takot itong si Benedict Adamos ha, dito po sa gitna at malakas po yung kanyang upper body strength kung titignan po natin. At batang bata pa po ito, 25 years old lamang po si Adamos.
Yan ay he's a decent shooter. Meron po siyang tira sa labas. And he's also a defender dyan po sa gitna. Meron po siyang depensa. So, makikita po natin na isang inside player ito pong si Benedict Adamus at maganda nga pong itandem dito po kila Barkley Ebonya at Abu Trotter. At sa tingin ko po, no, malaking bagay din po itong si Benedict Adamus, no, lalo na po't wala na po si Vic Manuel. At ayan nga po si Benedict Adamus, ayan, isang bagong Alaska Aces power forward or center. At yan nga po yung apat na bagong alas dito pong si Coach Jeffrey Carriazo. At ikaw nga po, mga kabasketball, sa inyong opinion, ano nga po ang iyong masasabi dito po sa apat na pick ng Alaska Aces? Ayan. Ano man po ang iyong reaksyon, komento at suggestion ay welcome po yan dito sa Super Chris TV. At huwag mo rin pong kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating videos. Stay safe lamang po tayo.